sumama ka na sa amin sa Japan para naman makapag-relax ka? Iisipin lang ni Daddy, tumatakas ako. Naniniwala ko na yung mami mo yung masama, hindi ikaw. Eh si Dax, gaano ka kasigurado anong hold mo sa kanya na hindi siya magsasalita against you? Sinong nag-utos sa'yo? Yung magaling mong asawa, si Moira Tanyag. Si Moira Tanyag lang ba ang mastermind ninyo? Wala na bang ibang kasabwat? Sabi ko na nga ba eh. Sinabi ko bang kasabwat siya? Eh bakit kayo nagtinginan? Masama ba siyang tignan? Si Ma'am Moira lang ang boss namin, wala nang iba. It's your word against hers. May ebidensya ka ba laban kay Moira? Inutusan kasi ako ni Boss Balahadia na i-dispatch siya yung burner phone niya. Pero hindi ko ginawa yan para meron akong insurance kung sakaling magkalaglagan. Doon yung makikita yung ebidensya na inutusan lang kami ni Ma'am Moira na siya lang talaga ang mastermind ng lahat. Dad, wala si Giselle dito para magpakitang gilas ka. Hindi ako nagpapakitang gilas. Babaguhin ko ang budget allocation ng lahat ng departments. And I think this is the right time to do it. Habang nagkakagulo sila dahil kay Moira. Na-recover po namin tong teleponong ito doon po sa lugar na itinuro ni Dakanay. May correspondent si Balhadia na isang unknown number. Anong number? Si Moira! Oh my gosh! Sabi ko na nga ba eh, si Moira ang mastermind ng pagkidnap kay Papa! Balik go me! Huwag na huwag mo akong hawakan! Hinahanap ko lang anak ko! Asan si Zoe? Ano ba? Has anyone seen Zoe? Ma'am, nakita ko po siya banda doon. Thank you. Ma'am! Bitawag mo nga! Di ba ba si Ma'am Moira dito? Oo nga, eh ba't siya nandito? Joy! Pasigal lang po kayo sa billing. Joy, pero mo ko ng phone. Pero mo ko ng phone mo. Bakit? Kinuha ni Tita Giselle yung phone ko eh. Oh. Pintawan mo ko. Ma'am? Ay, anak ko! Ma'am! Mami! Ano ba nangyari sa'yo? Kuya, ako na bahala sa kanya. Ako na bahala! Saka kayo na yan. Kuya, okay na po. Kami na lang po yung mag-aayos. Saan ba tayo pupunta? Zoe, ano man nangyari sa'yo, ha? Tinatawagan kita, hindi kita makontak. Mami, wala yung phone ko. Kinuha ni Tita Giselle. Bakit naman niya kukunin yung cellphone mo? Kasi ayaw nilang ipaalam sa'yo kung ano yung nangyari kanina sa police station. Bakit? Ano man nangyari sa police station? Mami, si Dax. Oh. Yung tao ni Balahadia, nagsalita na siya. Sinabi na niya na ikaw ang kumidnap kay Lolo. What? Walang hiya talaga. Papatayin ko yun eh! Baka may makarinig sa'yo. Napakalaking perang nahutot niya sa'kin tapos ilalaglag niya pala ako? Eh, ikaw? Ano? Tinuro ka rin ba? Hindi nga eh. Yun nga yung pinagtataka ko. Alam mo, hindi. Pasalamat ka na lang na absuelto ka. Pero mami, ikaw, paano ka? You know, as long as they don't have any hard evidence against me, I'm safe. Yun na nga eh. Ang sabi ni Dax, meron daw siyang ebidensya. Nasa kanya yung burner phone ni Balahadia. At mami, nandun lahat ng messages mo. What? Anong susi? Walang bahala. Kailangan ko na tumakas! Alam mo bang bawal magtago ang kriminal dito sa Apex? Excuse me. As far as I know, wala pang case against my mom. I can file a case against you for calling me a criminal. Kakasuhan kita ng libel. Moira naman. Ano mo kung sinasabing ikaw yung criminal? Masyado kang guilty. Pero alam mo ba kung sino nagpangalan sa'yo? Yung kidnapper na kasabot mo. He's lying.
paano siya magsisinungaling? Nandun ako nung kausap ka niya. Narinig ko ang pangalan mo, pati na rin ang nangyari kay Sir Pepe. I don't believe you! Nag-iimbento ka lang! Ako yung nabanggan ng tao mo, kaya alam ko ang sinasabi ko. Di ba nga tinawagan ka niya? Nangihingi siya ng pera sa'yo, pero hindi mo siya binigyan ng pera. Kaya, kinanta ka niya. Alam mo, dahil sa kadamutan mo, malapit ka ng makulong. Heinous crime pa naman ang kidnapping. Reclusion perpetua ang parusa. Alam mo ba kung anong tawag doon? Karma. Ikaw ang makakarma! If you think you can bring me down with the rest of them, ikaw ang babagsak, hindi ako! Ang tapang mo pa rin, ano? Kahit na huling-huli ka na. Pasalamat ka. May respeto ko tong anak mo dahil doktor siya dito sa Apex. Dahil kung hindi, pinabit-bit na kita sa mga guards papunta kay Giselle. Sige, gawin mo! Mommy! Mommy, please! Tama na! Mabuti pa, umalis ka na lang. That's right. Listen to your daughter. Kung ayaw mo mapaga ang pagkakakulong sa iyo, biglang pinatawag. Meron sana kaming sasabihin sa'yo eh. Ano po yun? Diba meron kang seminar sa Japan? Opo. Sasama na ako. Talaga po? Kinumaan ako ng Tatay Carlos mo ng visa. Oh, sasama ka sa Japan, Nay! Thank you po. Oo naman. Okay na tayo. Totoo nga po niya, Nay. In-invite ko rin po si Zoe. Kaso, ayaw niya daw po. Eh, bakit naman inimbita mo pa si Zoe? Kasi naman, Nay. Stress na stress po siya dahil sa nangyayari ngayon. Kawawa naman. Bakit naman stress si Zoe? Eh, kasi nadadamay po siya sa nangyayari ngayon. Napagbibintangan po siya nila tatay, nakasabot po siya ni Ma'am Moira doon sa nangyari kay Lolo. Hanggang ngayon ba, pinagbibintangan pa rin si Zoe? May bago din po kasing developments po doon sa kaso eh. Yung dati ko pong dean sa med school, si Dean Narisa, kaibigan po siya ni Ma'am Moira. Tapos nadulas po siya, nasabi niya na si Ma'am Moira daw po yung mastermind doon sa pag-kidnap kay Lolo. Talaga? Si Moira? Naku, sinasabi ko na nga pa eh. Eh, ang kaso nga lang din po, binawi po kaagad ni Dinarisa yung sinabi niya. Pero ang sabi po ni tatay, may isa pa daw pong testigo dun sa kaso. Nahuli na po kasi yung isa po sa nang-kidnap kay Lolo. Dati po tumatawag. Wait lang po, ah. Hello, Tay? Hello, anak. Kumusta? Okay lang naman po ako. Andito po ako ngayon kay Nanay tsaka po kay Doc Carlos. Alam niyo po ba na sasama na po si Nanay sa akin sa Japan? Kasama mo sila sa Japan? Sige, mag-ingat kayo doon, ha? Opo, Tay. Salamat po. Ba't ka nga po pala napatawag, Tay? I-update sana kita sa kaso ng lolo mo. Kung gusto mo, i-speakerphone mo na rin para marinig ng nanay mo. Sige po. Nay, may update daw po dun sa kaso ni lolo. Tay, naka-speaker na po. Okay, anak.
Alam mo naman na nahuli na yung isang kidnapper. Nagsalita na siya kanina. Talaga po? Nagsalita na po yung kidnapper? Bukod dun, may itinuro siyang ebidensya sa mga polis. And base sa statement niya at ebidensya na nagather namin, si Moira nga ang nagpakidnap sa lolo mo. RJ, si Moira lang bang tinuro? Kasi naikwento ni Annalyn na pinag-iinalaan niyo rin si Zoe. Wala daw kinalaman si Zoe. Si Moira lang talaga. Sabi ko na po sa inyo, wala pong kinalaman si Zoe. Oo nga, anak. We owe your sister an apology. Sige, anak. Mag-usap muna kami ng Tita Giselle mo para malaman namin kung ano yung next step na gagawin namin laban kay Moira. Sige po, tay. Salamat po. Ingat ka po. Sige. Mabuti na lang eh. Hindi ka sa buwat tong si Zoe. Halika na, kumain na tayo. Ayan, maglalagyan na kita, ha? O, Beng, we need to keep Moira out of the loop for as long as we can while we are preparing a case against her. Kaya ba pinabantayan mo si Zoe? Well, of course! Alam mo naman si Zoe. Lahat ng nalalaman niya, malalaman din ni Moira. Ate, we know Moira. Kahit naman pinabantayan mo si Zoe, makakarating pa rin sa kanya ang lahat na nangyayari. Eh di sana pala hindi na natin sinama si Zoe sa presinto. Well, that was your decision. Dahil duda ka kay Zoe, di ba? Eh duda ka rin naman, di ba? Anyway, huwag na nga tayo magtalo. To be safe, let's just keep Zoe out of the loop as well. Para sigurado tayong hindi niya alam kung anong kinikilos natin laban kay Moira. But we have to act fast, ate. Dahil oras na malaman ni Moira na may kaso tayo laban sa kanya, malamang tatakas siya. Anak, okay na kaya ito para sa Japan? Anak! Nay, okay ka lang? Hindi ko pa rin po makontak si Zoe. Eh, baka naman kasi hindi pa siya ready makipag-usap sa'yo. Nay, sa tingin mo po, bakit po kaya pinakidnap ni Ma'am Moira si Lolo? O, hindi ba humingin siya ng pera? Eh, baka naman dahil doon. Pero di ba po nagbigay po siya ng 10 million para mabalik si Lolo? So baka mamaya po hindi pera to. Oo nga, no? Kung tutuusin, hindi naman niya kailangan ng pera para gawin yun sa Lolo mo. Baka may iba po siyang dahilan na hindi po natin alam. Anak, kung ano man yun, ang nakakaawa dito si Zoe. Kasi siyempre, naiipit siya dahil dun sa nanay niya. Ang sabi ni Dax, meron daw siyang ebidensya. Nasa kanya yung burner phone ni Balahadya. Anak, hindi ka pwedeng makita ang kasama ko. Hindi pwedeng maidikit ang pangalan mo sa akin. Alam mo, pasalamat na lang tayo at hindi ka dinamay ni Dax. Eh, paano ikaw, Mami? Hindi ka naman pwedeng tumakas. Mami, mahirap maging fugitive. You're gonna put your life at risk. Eh, anong gusto mong gawin ko? Harapin ko yung mga kasong laban sa akin? Why not? Mami, ikaw ba? May ebidensya pa ba in your possession na pwedeng mag-incriminate sa'yo? Yung pera, nasa akin pa. What? Hindi ko pa ginagalaw yun. Mami! Alam ko malaking amount yun, pero Mami, you have to dispose that. Pag nalaman nilang... Alam ko.
I know it can be used against me. Sige, ako nang bahala, i-dispatcha yung pera at kung ano pa mga gamit ang pwedeng mag-incriminate sa akin. Mommy, I'm sorry. I want to help you, pero they're watching me every move. I'm sorry. It's okay, anak. Kakayanin ko itong mag-isa. No. Hindi mo kailangan mag-isa. Hanap tayo ng tulong. Nino! Mami, peram ako ng phone mo. Ano, Linel? Excited ka na bang pumunta ng Japan? Oo, pero kinakabahan ako eh. Bakit ka naman kinakabahan? Kasi siyempre, first time kong sasakay sa eroplano, kaya natatakot ako. Kaya nga po, Dok eh. Pero Dok, thank you po ah, kasi sinama po natin si Nani pumunta ng Japan. Wala yun, Annalyn. Alam ko naman, mas magiging masaya nanay mo kapag pagkasama ko sa Japan. Di ba? Maraming salamat. Mahalina, sagutin ko lang ito ha. Moira. Dad. Zoe? Dad, please. Please, tulungan mo si Mami. Zoe, nasa airport na kami. Paalis na kami. Please, kailangan ko na tulong mo. Pag nakulong si Mami, makukulong din ako. Please, ikaw lang kilala kung pwedeng tumulong sa kanya. Please. Daddy, please, tulungan mo kami. Please. Daddy, please. Lilith, Annalyn. Hindi na ako makakasama sa Japan. Oh? Ano? Meron kasi akong pasyenteng VIP na nangangailangan sa akin. Ayaw naman niya magpo-opera sa iba. Pero Carlos, paalis na tayo. Hindi ba pwedeng pag-uwi na lang natin? Oo nga, Lynette eh. Pero it's a matter of life and death situation. Kaya hindi ko pwedeng pagpaliban. Kaya pasensya na kayo. Annalyn, ikaw naman ang bahala sa nanay mo ha. Susunod ako. Basta masigurado ko lang na maayos yung pasyente ko. Sige po, Dok. Naintindihan ko naman po eh. Ako na pong bahala kay nanay. Lilith, tawagan mo ko pag nasa hotel na kayo, ha? Kasi mag-hint kayo doon. Kailangan ko na umalis. Okay. Bye-bye. Bye. Lilith, ingat kayo doon, ha? Ingat ka. Dok! Ayon po kay Mr. Dakanay, malaki ang chance na na kay Moira Tanyag pa ang hindi pa nare-recover na ransom money. Sir, meron kaming record from the bank ng mga serial numbers ng pera na ginamit for the ransom money. Matibay na ebidensya yan laban kay Moira kung makikita natin. Pero Obeng, paano natin malalaman kung hawak pa rin nga ni Moira yung pera? Naiyakit na po namin sa korte. Nag-aantay na lang po kami na magbaba ng search warrant ang judge. Sana nga mababa na kaagad yung search warrant. Well, I hope so. Lalo na ngayon, alam niya na tinuro na siya ng kidnapper. Eh, tsak, gumagawa na naman yun ng paraan para makatakas. Thank you.
Sayang naman to. Pwede ko siyang tulungan makatakas. Nasaan ang mami mo? Ma'am, dito po naka-check-in si Miss Moira Tanyag. Diba? Opo, dinabot-check po namin yung system. Ah, okay. Ma'am Giselle, wala po si Moira sa kwarto niya. Pinaikot ko ulo yung mga tao. Pero di ba sabi niyo dito pa rin siya naka-check-in? Yes, ma'am. Sabi niyo hindi pa nag-check-out. Yes, ma'am. Uso pa po siya nasan siya. Ma'am, Doc, magulo po yung kwarto ni Moira. Parang nagmamadaling umalis. Sinek din po namin yung vault pero wala po laman. Baka nakatunog na pupuntahan natin siya dito. At kung nagmamadali siyang umalis, baka meron siyang ebidensyang tinatago na maaaring magturo sa kanya. Carlos? RJ, Giselle, anong ginagawa niyo dito? Well, it depends on your answer to the same question. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba dapat nasa Japan ka? Kasama ni Lynette at ni Annalyn? What are you doing in this hotel? Nagpaiwan ako. Kasi may pasyente na nangailangan sa akin. Ito rin yung reason kung bakit nandito ako. Para kausapin ko yung pasyente. So walang kasama si Lynette at saka si Annalyn? Sila lang? Si Dr. Javier. Isa din sa mga representative ng conference para sa Japan. Ngayon, nasagot ko na ang tanong niyo. Pwede ko ba malaman kung anong ginagawa niyo dito? Hinahanap namin si Moira. Dito siya tumutuloy ngayon. Ah, talaga? Dito siya tumutuloy? Hindi mo alam? Giselle, paano ko ba malalaman? Well, maybe a little birdie told you. So, hindi mo nakita si Moira dito? Hindi. Kararating ko lang dito eh. At hindi ko alam na dito rin pala siya naka-check-in. It's a small world, ah. Melissa! Oh, Moira, ano na naman ba to?
this is about the ransom money. Ang sabi kasi sa akin ni Zoe, dapat ko siyang i-dispose dahil baka ma-incriminate ako. Eh kaso, nanghihinayang ako eh. Mas manghinayang ka kung makukulong ka. Eh kung sa'yo na lang kaya? Ano? Ayoko nga! Una, hindi ko kailangan ng pera. Pangalawa, baka matres pa sa akin yung pera na yan, madamay pa ako. Eh kung... sunugin mo na lang kaya? What? 30 million pesos susunugin ko? No way! Eh, anong balak mo? Moira! Moira! Ano ba? Ganun to? Carlos! Moira, mabuti na lang. Nakaalis ka agad sa hotel mo. Meron ka ng search warrant. Ano? Oo. Kapag nakahanap sila ng mas matibay na ebidensya, ang kasunod nun, warrant of arrest. Eh, wala akong planong makulong. Kaya dapat, ayusin mo ng pagtakas mo. May visa ka ba sa Japan? Oo. Bakit? May kakilala ako doon. Kaya kanyang bigyan ng bagong passport at bagong identity. Bagong identity? Moira, mas makakapagtago ka doon. Mas ligtas ka doon. At mas ligtas si Zoe. Magkano? 3 million. Meron ka ba nakahandang 3 million?
Mabuti na lang hindi ko sinunog. Ano sinunog? Meron na akong 3 million. Kailan tayo aalis? Basta ha, huwag mo akong kakalimutang i-inform. Importante yan. Ako. Batch of baby, papasa ko na lang. Sorry. Tawagan mo na lang ako. I need your phone. Ha? Bakit? Basta may tatawagan ako, pera mo ko. Nasaan may phone sige mo? Sige na. Nasaan may phone mo? Basta. Sorry. Tita! Tita, amin na yung phone! Hello? Tita, phone ni Joy yan! Hello? Tita! Carlos! This is Giselle. Giselle? Oh, si Carlos to. Bakit ka napatawag? Bakit ka tinatawagan ni Zoe? Hindi ko alam. Baka inaway na naman siya ng tatay niya. At maglalabas na naman siya ng sama ng loob niya sa akin. Busy nga ako eh. Tita, amin na nga! You can't do this to me every time itatawagan ako! Kinuha mo na nga yung phone ko eh! Dahil hindi namin mahagilap ang nanay mo! And so? Wala nga akong alam! Anak ka niya! Imposible ang hindi mo alam kung nasan ang nanay mo! Hindi ko nga alam, okay? And with you harassing me, kung may alaman ako, do you really think sasabihin ko sa'yo? Subukan mo! Ididimanda kita for aiding a criminal! Si Giselle yun? Oo, si Giselle yun. Akala ko si Zoe, pero si Giselle ang kausap ko. Muntik pa nga akong mahuli. Pero nalusutan mo naman, di ba? Mukha naman. Tara, kunin na natin yung 3 million. Moira, anong ginagawa natin dito? Dito ko kukunin yung 3 million. Oh my God! Oh my God! May humukay na! Oh no! Oh my God! Bakit? Nawawala yung pera! Anong pera? Dito ko ibinaon yung 30 million piso. Dito ko kukunin yung pambayad sa'yo! Oh. Ano? Oh no! Pera nito ah. Buti hindi ka naka-interes. Sa totoo lang po, sir, naka-interes po talaga ako dyan sa perang yan. Kaya lang, kaduda-duda ho kung bakit ito binaon niya sa lupa eh. Baka sama-sama ho galing. Makarma pa ho ako at ang aking pamilya. Posible yung sinasabi mo. In fact, may duda na ako kung saan galing ang perang to. Namukaan mo ba kung sino yung nagbaon nito sa hukay? Opo, sir. Pag nakita ko ulit yung babae niya, mamumukaan ko yan. Babae? Opo, sir. Babae po. Hindi po katangkaran eh. Pero maganda. Mistisa. Matangos ang ilong. Sir, nagmatch ang serial number ng pera dito sa listahan na binigay ni Dr. Tanyan. Sir, ito ba yung babae na kita mo? Ayan! Siya nga ho yun! Yan yung babae na nagbaon ng pera doon sa bakanting lote po. Oo, sir. Sigurado ko. O, Beng. Nandito na ako sa conference room. Umakit na lang kayo. Okay. Thanks. Giselle. Yes, Eric. May papipirma lang sana ako sa'yo. May binago kasi ako sa ilang budget ng ilang departments. Nag-reallocate ako based sa recent performance ng various department ng hospital. Well, Eric, kailangan pagmitingan ito ng board for approval. Yes, yes, I know.
Kaya nga, nilalapit ko sa'yo ito. Oh yes, but unfortunately, I really cannot attend to this right now. Alam mo naman siguro yung kaso ni Papa, di ba? Pwede bang ikaw na lang munang umasikaso? Oo naman. Alam ko, you have your hands full sa sitwasyon niyo kay Moira. Kamusta na nga ba yung kaso? I don't know if you heard, but we actually got more evidence for us to be able to secure a warrant of arrest for Moira. Sa wakas, mabibigyan na rin ng hustisya yung nangyari kay Papa. Ang hirap ng sitwasyon yun, no? Pamilya mo, sarili mong hipag ang nagpa-kidnap kay Sir Pepe. Yeah, and tell me about it. Yeah, sana nga nagsasabi ng totoo to si Zoe na talagang wala siyang kinalaman sa nangyari kay Papa. Because honestly, I cannot take another betrayal in the family. It's just too much. Too much. Too much pain, too much drama. Well, sana nga walang kinalaman si Zoe. I hope so. Here. Yeah. Thanks. Okay. Oh, Obeng! Ate. Anong balita? May good news tayo. Ma'am, dahil po sa na-recover naming CCTV footage na binabaon ni Ms. Moira Tanyag ang ransom money, nag-issue ng judge ng warrant of arrest laban sa kanya. Really? Wisely! Oh my God! Thank you! Anyway, I'm sorry. Let's go. Let's go catch that devil. Let's go. Let's go. Ito yung sunod ko eh. Sabi nila 2 degrees Celsius daw ngayon dito sa Nagoya. 2 degrees? Yeah. Kaya pala ang lamig. Dok Annalyn, ipasalamo muna si Ma'am Lynette dito. May mga kainan dyan, tapos marami mga parks dyan na pwede kayo maglakad-lakad. Ako naman, magre-register muna para sa atin. At hindi na, Dok, sasama ako. Hindi, okay lang. Sige na, ipasalamo muna si Ma'am Lynette. Ma'am Lynette, enjoy po, okay? Sigurado po kayo? Oo naman, no problem. Dok Annalyn, I'll see you later, okay? Sige po, excuse me po. Salamat po, Dok. Baraday, welcome to Japan! Saan po tayo? Ano, maganda din. Okay, let's go! Tignan ko lang yung picture. Ayan o, may tao eh, o. Ah! Ang daming pagkain. Ano, anak? May lamig. Lamig na. Thank you.
Thank you. Talagang swerte nang nakakuha ng 30 million. Oo nga eh. Daig pa niyang nanalo sa loto. At least I don't have to worry about that ransom money anymore. Ah, sige. Ako nang bahala. Ako na magpapadala kay Carlos ng perang kailangan mo. Naku, salamat naman ni Risa ha. Uy, teka muna. I have to go. Mamaya na yung flight ko. Okay, bye. Bye. Search the area. Sir. Ano? Sir, wala ka po sa karto. May susi ka naman, pa dorbel-dorbel ka pa. Hindi ka ba nakakaligo? Hindi ba tapos mag-impake? Ito na nga, naka-bathroom na ako. Anong oras na alaw na yung flight mo? Inistorbo mo nga ako sa pagdating mo. Ba't bang aga-aga mo? Alam mo ba, naglabas na ang korte na warrant of arrest para sa'yo. Kaya kung nagpumihit ka magstay sa lumang hotel mo, malamang nakaposas ka na ngayon. So dapat pala, magpasalamat ako sa'yo? Thank you, ha? Alam mo, Moira, huwag mo ang umpisan sa pang-aasar mo. Kung hindi humingi ang tulong ang anak natin, hindi kita tutulungan. Anong gusto mo? Imbes sa airport? Sa presidente kita didiretso? Are you threatening me? Yes. Okay, I'm threatened then. Kaya bilisan mo. Kapag nahuli ka sa flight mo, bahala ka na sa buhay mo. Ito na nga! Bibiis na! Lola! Dina! Hello, Mochang! Hi, Joseph! Kamusta po kayo dyan? Hello, Lilihid na! Naku, kami nga ang dapat mga musa sa inyo dyan. At saka, ba't ganyan? Parang ginaw na ginaw kayo, ha? In fairness, ha? Alam mo, Tito Josa, ang lamig-lamig dito sa Nagoya. Naku, Josa, Chang, para kang nasa loob ng ref. Sobra. Alam niyo po ba, yung coldest temperature po dito is negative 4 degrees. Hmm? Anak, pati yun, alam mo? Lamig po, di ba? Galing mo naman! Kaya nga, dapat talaga sumunod na dyan si Doc Carlos. Dahil masarap na yung kaya pagbalamin. Aray ko, ano ba? O Chang, sana nga talaga makasunod na si Carlos dito. Kasi ang ganda-ganda po talaga dito sa Japan. Di ba, anak? Di ba, Doktor? Yes, Ma'am Lynette. Ganda. Eh, kami ni Chang, kailan kaya kami makakatapak dyan? Naku, huwag po kayong mag-alala. Paplanuhin po natin yan. Di ba, Ay, naku, enjoyin ninyo ang Japan. Dahil deserve ninyo yan ni Annalyn. Mm-hmm. Lalo nitong mga nangyari nitong mga nakaraang linggo, deserve nyo yan. Mag-enjoy kayo dyan. Tsaka nga pala, naku, speaking of deserve, na si Moira, naku, mukhang mapupunta na sa dapat niyang kalagyan. Bakit? Ano nangyari kay Moira? Eh, naku, alam mo ba, balitang balita dito, marami nang hawak na ebidensya ang mga pulis laban kay Moira. Kaya dapat lang talaga mag-enjoy kayo. Dahil malapit nang matapos ang mga maliligayang araw ni Moira. Anyong! Anyong sa inyo! Anyong kasi, Chang! Korean po yan. Kaya nga po. Ah, ganun ba? Ah, o nga pala. Sayonara. Bye! Sayonara! Bye, Joseph! Bye, Joseph! Anak, mukhang malapit na talaga mga kusin mo.
Way to see her in handcuffs! Wena! Let's go, Sarge! Ma'am! I'd like to see her face before you put her in handcuffs. Come on! Wala na po siya sa kwarto niya. What? Nasaan? Si Moira? Akala ko ba dito pa rin siya naka-check-in? Sabi ninyo kagabi! Yes po. Yes, ma'am. Oh, so nasaan siya? Where the hell is she? Nakatakot ko eh! Yung mauunahan tayo ni Moira! Bumalik pa raw siya dito sa hotel kagabi. Siguro naman hindi pa siya nakakalayo. Where do you think she went? Kung tataka siya, malamang sa airport ang punta niya. Sir, pwede pa ba tayo magpa-issue ng whole departure order laban kay Moira? That will take a lot of time and time we don't have if Moira's on the run! Ma'am, Doc, huwag po kayong magkalala. I'll add another search team. Mukhang hindi pa siya nakakalayo. Excuse me po. Sige. Sir, let's go! Wait a minute. Si Zoe! Hindi kaya alam niya kung nasan ang nanay niya? Ikaw na bahala kay Zoe. Pupunta ako ng airport. Baka pumunta dun si Moira. Go ahead. Hello? Eric? Hello, Giselle. Si Zoe, nakita mo dyan sa Apex? Is she there? Oh, nandito siya. Eh kasi di ba alam mo na meron ng warrant of arrest si Moira? Andito kami sa hotel niya pero wala siya dito. We don't know kung saan namin siya hanapin. Tingin mo alam ni Zoe? May chance, posible. Kaya nga sana hingi ako ng pabor sa'yo. Sure, sure. Anything. Pwede mo bang bantayan si Zoe na hindi siya makaalis ng Apex? Baka kasi tawagan siya ni Moira at magkita sila. Sige, gagawin ko ng paraan, Giselle. Thank you, Eric. Bye. Nasaan mo? May hinahabol tayong oras. Oo na, ito na! Moira, konting tiis ko na lang. Matatapos na obligasyon ko sa'yo. Kaya kung pwede, tumahimik ka at bilisan mo. Hanggang dito sa airport. Bilisan mo! Was Tita Giselle? Pinag-uusapan niyo sa mami? Bakit anong nangyayari? Please! Please naman, baka kung anong mangyayari kay mami, hindi ko kakayanin! Zoe, hindi ko alam kung anong nangyayari sa mami mo. Pero sabi niyo, Giselle, may warrant of arrest na raw siya. What? Kailangan ko puntahan sa mami sa airport. Carlos? May kasama siyang babae. Sundan mo nga yun. Hello? Hello, Giselle. Oh, Eric. Malapit lang ito. Papunta na ako dyan. Si Zoe. Nakaalis na raw si Zoe. What? Narinig niya kasi yung pag-uusap natin. Alam na niya na mayroong warrant of arrest para sa mami niya. Pero sabi ng kaibigan niya, papunta raw siya ng airport. Okay, okay. Papunta na ako doon. Susundan ko siya sa airport. Thank you. Mang Al, airport tayo. Bilis. Oh, may nakasunod sa atin ah. Yan eh! Ano? Kotse ni RG yan? Oo!
RJ! Ang ginagawa mo dito? Asan yung kasama mong babae? Babae? Wala akong kasama babae. Mag-isala ako, RJ. Pero nung pumunta ang pasyente dito eh. Ikaw, ang ginagawa mo dito? Alayan na nito ah. Eh, papunta na sana ako ng airport nung nakita kita eh. Magbabaka sakali lang na makita namin si Moira dun. Si Moira nasa airport? Bakit? Nakataas ba siya? Oo, nakataas si Moira. Pero may warrant of arrest na kami sa kanya. Anyway, mauna na ako. Pasensya na sa abala, Carlos. Sige, good luck sa paghanap kay Moira. Zoe! Tita! Anong ginagawa mo dito, ha? Makikipagkita ka sa nanay mo, no? I'm not going to allow you to help your mom escape prison. Ano to? Papeles? Ito ba ang gagamitin ni Moira sa pagtakas? Ha? Ah, Dr. Tanyang. Ang position paper. Oh, Ma'am Giselle. Ang gandang gabi po. I'm here to give these papers to Dr. Gochiko because he needs this para sa neurosurgery conference sa Japan. Thank you, Dr. Tanyag. Ma'am Giselle, uuna na po ako. Di kasi muna magtanong eh. Don't tell me na hindi mo alam na meron ng warrant of arrest ang nanay mo. Yes! Alam ko. Pero hindi ko naman alam kung nasan siya. So wala din ako magagawa. And you know what? Dapat nga mahuli na siya eh. Para tumigil na siya sa ginagawa niya. At para tigilan niyo na rin ako! Ano? Nakaalis na ba si Robert? Wala na, umalis na. Oo, sandali. Oo, saan mo ko dadalhin? Uy, ano ginagawa mo sa maleta ko? Halika na sa airport. Magtaxi ka na. Ha? Magtataxiin mo ko? Moira, muntik ka tayo magitan ni RJ. Hindi ko susugal ang buhay ko at karir ko para sa'yo. Ano? Teka lang. Pinangakuan mo si Zoe na tutulungan mo ko. Moira, tutulungan pa rin kita. Yung kontak ko sa Japan, hinihintay ka na doon. Pero bahala ka na kung paano ako makapunta ng airport. Teka, anong number na ginagamit ni Zoe? Kailangan ko siya makontak. Magpapaalam ako sa ako kanya. Ako nang bahala sa anak natin. At huwag mo nang kukontakin si Zoe. Lalo na ngayon, meron ka ng warrant of arrest. Kaya mag-ingat ka. Dahil inaabangan ka ni RJ sa airport. Ha? Mag-ingat ka. Taxi ka na lang. Sandali, huwag mo ko iwan dito. Carlos! Carlos! Sorry. Binantayan ko naman pero hindi ko talaga nakita si Moira. Don't blame yourself. Ako din naman nagkamali. I was too focused on Zoe being involved with what Moira did. Na pati ako natakasan niya. Posible pa rin naman na talaga ang tinulungan ni Zoe si Moira. Hindi lang natin sila nabuko. Eh ako man nandun na sa airport. Pero, ibig sabihin, pati ako nalusot ni Moira. Hindi daw agad makapaglabas ng whole departure order against Moira. Pero kung makapaglabas sila, it might be too late. Baka nakasakay na siya sa eroplano. But to where? Papunta saan? Siguro yun ang dapat nating gawin.
alamin natin kung saan siya pumunta para at least makahingi tayo ng tulong and find the way to catch her pag-land pa lang ng eroplano niya. Pero what if humingi na tayo ng tulong sa lahat ng posibleng places na pwede punta ni Moira? Alam mo, Doc? First time namin na mag-out of the country ni Nanay. First time nga namin na sumakay sa eroplano eh. Baka kami mga bata nag-i-explore. Nakakatuwa nga doon kasi sabay kami ni Nanay na na-experience lahat ng to. Tapos magkasama pa kami. Alam mo, dati Doc, muti ka na kaming matulog sa kalsada. Nakatulog na nga kami sa likod ng pick-up eh. Tapos ngayon, nasa Nagoya, Japan na kami. Sino makakapaniwala, no? Layo na nang narating namin ni Nanay. Alam mo, Doc, sa Pilipinas pa lang, malayo ning narating mo. Salamat, Doc. Pero kasi sa Pilipinas naman, puro may problema dun eh. Sa totoo lang, parang ngayon nga lang kami nakahinga ni Nanay. Sige. May surprise ako sa inyo ng nanay mo. Ano yun? Tutal. Free day naman natin bukas. Dadalhin ko kayo sa isang lugar na sigurado matutuwa sa mga sinabi. Pati ikaw. Saan? Kapag narinig mo yung Japan, Doc, ano yung unang papasok sa isip mo? Sushi. Salmon. Sashimi. Puro pagkain, ha? Bukod sa pagkain, ano pa yung may isip mo? Ito. Ano yung pinakasikat na tourist spot sa Japan? Mount Fuji? Tama. Ha? Gagaling mo kami sa Mount Fuji? Uwe! Kaya pakisabi kayo pagbigyan. Magbay ka ng maaga. Pati ikaw. Bukas, dadalhin ko sa Mount Fuji. Talaga, Doc? Oh, thank you, Doc! Thank you! Sige, Doc. Sasabihin ko muna si Nanay, ha? Thank you, Doc! Sige na, Doc! Bukas pa yung mismong conference, kaya may time pa kami na gumala-gala. Bukas nga, pupunta kami ng Mount Fuji, eh. Sana ko. So, aakitin nyo din yan. Naku, hindi. Ang tagal kong aakitin namin yun. Mga 8 to 12 hours yung hiking time. Kasi sobrang taas kaya nun. Yung elevation levels nun, 12,388 feet daw. Tapos para rin siyang taal kasi maraming lakes tsaka shrines na nakasurround sa kanya. Kaya nga, yun yung sacred symbol daw ng Japan. So, talaga ni-research mo? Ay, trivia. Talaga, salamat sa trivia. Talaga ni-research mo, no? Oo naman. Siyempre, maganda rin na marami tayong alam tungkol dun sa country na pupuntahan natin, di ba? Yung culture nila. At least nag-research. Uh-huh. Eh, kamusta muna kayo dyan sa Apex? Napaligtaan nyo na po ba? Wala na daw dito si Mamuero sa Pilipinas. Ha? Sandali. Tama ba yung narinig ko? Ano nangyari kay Moira? Eh, nakatakas nga siya sa mga pulis. Wala na siya dito sa Pilipinas. Ha? Eh, saan doon nagpunta si Moira? Hindi po namin alam kung saan siya nagpunta. Kaya nga daw po bukas, magpapapreskon daw po si Ma'am Giselle. Para daw po humingi ng tulong at manawagan sa mga kababayan natin sa ibang bansa. Good morning everyone and thank you for all coming. As you all know, my sister-in-law, Moira Tanyag, is a criminal. Sadly though, she is now at large. We believe na nasa labas na siya ng Pilipinas. Kaya nandito kami sa harap ninyo, humihingi ng tulong nyo. Lalo na sa mga kababayan natin sa ibang bansa. At naniniwala kami na sa Amerika siya nagpunta. Dahil may mga kamag-anak siya doon.
So nananawagan po kami sa mga kababayan natin sa Amerika. If you see her, maaari lang po sana na ipagbigay alam sa mga persons of authority dahil wanted po siya dito sa Pilipinas. Pero may posibilidad din na nasa ibang bansa siya. Although hindi natin alam kung nasaan. Kaya sa mga kababayan natin, nakikiusap po kami. Please be vigilant. Dahil maaaring kung nasaan kayo, ay dyan din papunta ang taong tumangay sa papa namin. At anday lang kung bakit hanggang ngayon wala pa rin siyang malay. We are willing to offer 1,000,000 pesos as a reward para sa taong makapagtuturo po sa kanya. Nakikiusap po kami. Tulungan niyo po kami na madala sa hustisya si Moira Tanyang. Si Mami sa airport? Zoe, nakita kami ni RJ. Buti nga nakapagtagumahe mo eh. Kaya wala akong choice kundi pahabayin siya ng kotse. Well, you could have made sure na nakapasok siya. Pero kung hindi siya umabot doon. Ginawa ko na lahat para sa Mami mo. Ngayon, kung mahuli siya ng mga pulis, baka yun talaga ang kapalaran niya. Ano? Hello? Hi, Carlos-san. Moira? Mom? Mom! Oh my God! Thank God you're safe! Hi, Joey-san. Naku, miss na kita, anak. Wait. Are you in Japan? Hi. Nandito ako sa Mount Fuji area. Natakasan ko sila. Ang saya, di ba? Buti nakarating ka na dyan. Siyempre, dahil mas mautak pa ako sa mga naghahabol sa akin, ika nga ng kanta, ako ang nagwagi. Wait lang, Mami. Anong ginagawa mo dyan? Is this your number? No, temporary number ko to. Bibili pa lang ako ng bagong SIM. Wait. Ito ba yung plano nyo? Yes. Nasa Japan na makakatulong sa Mami mo. Moira, kausapin mo na si Mamushi. Half Pinayan, half Japanese. Hinihintay yung tawag mo. Okay? Hi, Carlos. Sabi nga nila, Nihonga daisuki desu. Which means, I love Japan. Ito nang aking ticket to freedom. Zoe, tatawagan kita mamaya. Hintay mo yung tawag ko, ha? Mami, ingat ka, please. Mom Lynette, Doc Annalyn, welcome to Oshino, Hakai Springs. Wow! Ito ba yun? Ito po yan. Ayan yung Mount Fuji, oh. Yun ba yun, Doc? Yes. Yung Mount Fuji? Yes po, Mom Lynette. Wow! Tara, tara, let's go, let's go. Let's go. Ang daming tao.
Nay, thank you po ah. Para saan? Para po sa bonding natin. Kasi tayong dalawa lang. Namiss ko po to, Nay. Bakit anak, diba nakakapag-bonding naman tayo sa Pilipinas? Pero iba po kasi ito eh. Yun nga po, tayong dalawa lang. Anak, bakit hindi yung ba gusto na makasama o makabonding si Carlos? Hindi naman po sa ganun na eh. Alam ko din po na malungkot ka kasi hindi po makakasunod si Doc Carlos. Pero ako na eh. Masaya po ako kasi nasolo po kita. Anak, sorry ah. Alam ko naman na mula nang kinasal kami dalawa ni Carlos, nabawasan na yung oras ko sa'yo. Pero hayaan mo, pagbalik natin sa Pilipinas, promise, babawi ako sa'yo. Hmm? I got you, anak. Got you, Nay. I love you. Doc Annalyn, Ma'am Lynette, shall we eat? Tara, let's go! Tara na. Libre mo ah! Talaga? Come, let's go! Saan mo yan? Tara, dito tayo. Sana gusto mo kainin? Wagyu! Yakiniku! Wagyu, yakiniku! Hi, Moshi. Hello? Si Moira Tanyag ito. Binigay sa akin ni Doc Carlos ang number mo. Hi, oo. Naitawag ka na nga niya sa akin. Nasa Japan ka na ba? Oo, nandito na. Saan tayo magkikita? Papasundo kita. O sige, pupuntahan ko na yung tao mo. Nay! Vacanting table po. Yeah, pwede tayo dyan. Yan. Naiwan po ng babae yung gloves niyo. Puntahan ko lang po, Naya. Bigay ko lang. Sige, Doc. Sige po. Dito lang kami, anak ha. Sige po. Hello, Carlos. Ano, Moira? Nagkita na kayo ni Mamushi? Ito na nga. Pagpunta na nga ako sa kanya. Oy, I'm touched, ha? Tumawag ka pa to check up on me. Actually, Moira, tinawagan kita para mag-ingat ka dahil nandyan sa Japan, si Nalineth. Carlos, ang laki-laki ng Japan. Alam ka naman magkita pa kami rito. Seryoso to, Moira. Nandun sa Nagoya, ang opisina ni Mushi. At doon din ang conference ni Anna ni Dr. Javier. Kaya may chance talaga magkita kayo. What? Bakit din mo ako pinapunta? Yan ang mga gawa ko. Doon ang opisina ni Mushi. Basta mag-ingat ka. Oh, sige na, sige na. Moira Tanyag? Ako nga. Kanina pa hinahantay ni Mama Ushi. Moira! Doc? Yes po. Meron sana akong gustong tanungin sa inyo eh. Ano po yan, Ma'am Lina? Kahit ano po. May gusto ka ba sa anak ko? Huh?
Alam ko naman na dalaga na si Annalyn, kaya normal lang naman na merong magkagusto sa kanya. Ah, Ma'am Lynette, paano niyo po ba naisip na may gusto kay Dr. Annalyn? Eh, napapansin ko lang na maalaga ka sa anak ko. Hindi lang dito sa Japan, kung hindi kahit nung nasa Pilipinas pa kayo. Tsaka mabait ka sa anak ko. At nakikita ko naman na close kayong dalawa. Magkaibigan lang po kami ni Dr. Annalyn po. Pero Doc, hindi ba, diyan naman nagsisimula ang lahat sa pagkakaibigan? Hmm? Oh. Opo. Pero... Pero... imposible na magkaroon ka ng gusto sa anak ko? Ma'am Lynette, ang dami na po kasing naliligaw kay Doc Annalyn sa anak nyo. So... Pero gusto mo siyang ligawan? Ah, wala ho akong sinabi. Ah, so ayaw mo? Wala rin ho akong sinabi. Yan. So ayaw mo nga ang anak ko? Ano ba talaga? Ay, ayaw mo? Gusto mo? Gusto mong ligawan o ano? Ma'am Lynette... Doc, joke lang. Niloloko lang kita. De, pero gusto ko talaga magpasalamat sa iyo. Kasi nagkaroon ng kaibigan si Annalyn. Isang tunay na kaibigan. Na maraming salamat. Ma'am Lynette, ako po yung maswerte kasi kahit na hindi naging maganda yung simula ng pagkakaibigan namin ng anak niyo po. At end of the day, naging magkaibigan pa rin po kami. Tsaka Doc, salamat ah. Sinama mo kami dito sa Mount Fuji. Ang ganda. Walang ano man ho. Maganda po ba? Nay! Anak? Nay! Nandito po si Mama Moira. Sa kanya po to, oh! Doc, are you sure about this? Oo naman! At nakita ko may kausap siyang Pilipino. Dito pala nagtago si Moira. Anak, kailangan malaman to ng tatay mo. Narinig ko na magbibigay daw kayo ng reward for Moira's arrest. Mm-hmm. I wanna help. Kung okay lang sa inyo. Sure. Dadagdag ako reward. You know what? May naalala ko na may ginawa din ganyan si Moira eh. She asked us to raise the ransom money para kay Papa. Only to find out na siya pala ang kidnapper ni Papa. So what are you implying? Nakasabot ako ni Moira? No. Giselle, kakabalik lang namin dito sa Pilipinas. No. I'm sorry, Eric. Sorry. That was too insensitive of me. I'm sorry. I didn't mean anything. Naalala ko lang and... Well, I guess I can't think straight because of all the stress. But really, I didn't mean anything. I'm sorry. It's okay, Giselle. I understand. I just want to help. I know. I understand. Sorry. Thank you. Dad! Kailangan mo ba talaga i-broadcast sa buong mundo na wanted si Mami? Nakatakas ng bansa ang Mami mo, Zoe. Anong gusto mo gawin namin ng Tita Giselle mo? Hintayin na kusa bumalik siya ng Pilipinas? Siyempre hindi! Pero Dad, dahil sa ginawa ninyo, pwede tayong maabuso ng mga manloloko. Pwede nila sabihin na nakita nila si Mami, na alam nila kung nasan siya para lang makuha yung reward money. We've thought about that, Zoe. And we're willing to take that risk. Pero Dad! Paano yung rest sa family natin? Iisipin ng lahat ng tao ang gulo-gulo ng pamilya natin. Dad, yun lang na may iniisip ko. Zoe, I recognize your sentiments. But we're exhausting all options. Ang importante, mahuli ang mami mo. Yes, anak. Hello, Tay. Tay, may good news po kami. Alam na po namin kung nasan po si Ma'am Moira. Nandito po siya sa may Mount Fuji area dito sa Japan. Annalyn!
ikaw eh. Kilalang kilala ko yung mami mo. Sigurado akong siya yun. RJ, hindi rin ako makapaniwala nung una. Pero naniniwala ako sa anak natin. Anong ginagawa niya dyan? Sinundan ba niya kayo? Tay, mukhang hindi niya po alam na nandito po kami sa Japan. Tapos kanina po, nakita ko may kausap siyang lalaki. Pilipino, nagtatagalog po. Baka mamaya yun po yung tumulong sa kanya para makapagtago po dito sa Japan. Excuse me. Hello, Obeng. What? Si Moira nasa Japan? Pati ko na siya matawagan. Kausap lang natin siya kanina. Please, tawagan mo siya dun sa number niya, please. Zoe, baka burner phone ang gamit ng mami mo. Which is good. Kasi nag-iingat ang mami mo para hindi siya matrace kung nasan siya. Pero hindi matrace? Hindi nga siya matrace. Pero hindi ko naman siya matawagan. Hindi ko siya masabihan na alam na nila Annalyn na nandun siya. Na alam na ni Daddy na nasa Japan siya. Paano yan? Ano bang plano nila, RJ? Hindi ko alam. Basta sigurado ako makikipag-coordinate sila sa Japan Embassy. At sigurado ako pupunta din sila para hanapin si Mami doon. Zoe, kung pupunta sila ng Japan, sumama ka. Huh? Zoe, bukod sa kontak mo doon, mag-isa lang ang Mami mo doon. Kaya, she needs all the help that she can get. Pero ikaw, di ba ikaw pupunta ka ng Japan? Pati hindi nalang ikaw yung tumulong sa kanya. Zoe, hindi na ako pupunta ng Japan. Bakit? Zoe, nagka-problema eh. Zoe, basta. Kung pupunta sila RJ sa Japan, gawin mo lahat para i-convince mo na isama ka. Beng, I'd like to come with you to Japan. Pero kailangan nga na merong maiwan dito para mag-coordinate sa mga pulis at sa Japanese embassy. It's okay, ate. I understand. Nandun naman si Annalyn. Kahit papano, may tutulong sa akin sa paghahanap kay Moira. Pagkatapos, pwede ko rin puntahan ang yung Philippine embassy doon para humingi ng tulong. Ano ba kasing ginagawa ni Moira sa Japan? I mean, I was just wondering, of all countries, talagang sa Japan pa siya nagpunta? Bakit? Hindi kaya sinundan niya si Lynette at saka si Annalyn? Para ano? Para masaktan din sila? I don't know. Hindi natin alam kung ano iniisip ni Moira. Pero alam ko na hindi pa nawawala yung galit niya kay Lynette at saka kay Annalyn. Moira's on the run. So sa tingin ko sa ngayon, sarili niya lang ang iniisip niya. Maigi na din na ikaw ang pupunta ng Japan. Para just in case may gawin si Moira, andyan ka para protektahan si Annalyn. Sige na ate, mag-iimpake pa ako. Mag-ingat ka dito ha. Ikaw din, Omen, ha? Iingat ka doon. Moira Tanyag? Ako nga. Ikaw si Mamushi? Ako nga. Mamushi, matutulungan mo ba ako?
mo dyan? Sa features mo, papasa kang South American. Ang tanong, marunong ka bang mag-Spanish or Portuguese? Si! Bom dia! Matalino naman ako, mapag-aaralan ko naman yan eh. Good. Maupo ka. Mamaya kukuhanan kita ng picture para sa panibago mong passport. Mamushi, gaano katagal ba bago kumako yung bagong identity ko? Usually, 2 linggo. Pero dahil malaki ang binigay mo, 3 araw lang, iba na ang pagkatao mo. Hindi ka na mahuhuli ng mga taong humahabol sa'yo. Sasama ako sa Japan. Hindi ko kailangan ng kasama. Pero Dad! Zoe, I don't want you there. Baka mamaya tulungan mo pa yung mami mo magkatakas. Dad, hanggang ngayon ba? Pinagdududahan mo pa rin ako? Dad, napahiya na nga ako sa team ng Apex dahil sa pagdududa sa akin ni Tita Giselle. Pagod na ako! Pagod na ako sa mga taong iniisipan ako na masama. Kahit ano na lang gawin ko, ako na lang palagi yung masama! Dad, please. Please, let me help. Please, Dad, isama mo ako sa Japan. I can be your bait. I can be your bait para mahuli si Mommy. Dad, I can lure her to you. Please, please, Dad, please, isama mo ako, please. Dad, please. Dad, please, isama mo ako. Please. Dad, please. Isama mo ako. So, also, Mama. Nay, dahil maaga po natapos yung conference namin, pwede na pong pagsamahan na kung mayroon ako sa lupa. Anak, hindi ka pa nakakapagpahinga. Bumalik muna tayo sa hotel, tapos makaya na kami nito. Nay, nasa Japan po tayo. Sayang naman kung magpapahinga lang po tayo. Dapat ini-enjoy po natin yun. Oh, sige, pero bumalik muna tayo dun sa hotel natin. Magpahinga ka muna kahit konti lang. Tapos, nakapag sa hotel. Pero Nay, meron po akong surprise sa'yo. Talaga, ano yun? Landlock! Simbolo daw po ito ng walang hanggang pagmamahal ng mga magjowa. Eh, wala naman po ako nun eh. At saka ikaw lang daw ako pinag-iisang mahal ng mahal ko. Kaya sinulat ko po, Annalyn Edlin. Ay, ang ganda naman, anak. Ikakabit natin dito? Ako. Anak. Ay! Na mahal din kita. Dok Annalyn, may naghahanap sa inyo. Hey! Anak. Nandito kami ni Zoe para hanapin si Moira. Dok RJ, huling nakita namin si Moira sa Bigotempa area. Medyo malayo dito. Papunta nga kami doon, kaya lang dumaan muna kami ng Nagoya para makita ko si Annalyn. Nabanggit kasi niya yung hotel niyo, kaya doon na rin kami nag-check-in. Well, tara na. We have to go. May babalikan pa ako sa hotel. Tay.
Gusto niyo po samahan na po namin kayo na hanapin si Moira? Anak, siguro hayaan na lang natin sila. Oo nga, anak. Baka naka-estorbo po kami sa inyo ng nanay. Hindi ka po kami nagtungo sa mga polis dito? Hindi ba pwede yun? Inaasikaso pa ni Ate Giselle yung extradition request. Pero for now, gusto ko nang gumalaw ka agad kasi baka makawala ko si Moira. Ayun na nga po, tayo. Baka makatakas ko po si Ma'am Moira. So, dali po natin siya mahanap. Marami po tayo naghahanap sa kanya. I agree with the panel. Tutulong po ako sa pagkakala. Well, we need all the help that we can get. If that's okay with you, Mila. Kumusta kayo dyan sa Japan? Hello, Carlos. Kailan ka susunod dito sa Japan? Yung nga yung tinawag ko sa'yo, Lynette, eh. Hindi na ako makakasunod dyan. Lynette, pasensya ka na, ha? Dahil pa rin ba to sa pasyente mo? Yun nga, Lynette, eh. Na-misplace ko kasi yung mga travel documents ko. Hanggang yun, nahanap ko pa. Hindi ko pa rin makita. Pasensya ka na, Lynette, ha? Ano? Naman, sayang naman. Akala ko pa naman eh, makakasama ka namin ni Annalyn dito sa Japan. Oh, pwede naman tayong bumalik dyan, Lynette. Kasama si Annalyn. Kumusta pala kayo dyan? Si Moira ba? Nakita niya ulit? Hindi na eh. Pero nandito si na RJ tsaka si Zoe. Hahanapin daw nila dito si Moira. Nag-usap kami ni Annalyn na tutulungan namin sila sa paghahanap. Lynette, baka naman madami ka pa sa kabalastugan ni Moira. Carlos, mag-iingat kami. Pangako yan. Hanapin mo yung mga documents mo, ha? Baka sakaling makasunod ka pa dito. Tapos, tawagan mo na lang ako ulit, ha? Sige, mag-iingat kayo dyan, ha? Bye. Moshi? Hello, Mamushi. Ano, nakita na ba kayo ni Moira? Hindi namin siya makontak eh. Oo, nakita na kami. Binigay ko na rin sa kanya yung bago niyang SIM card. Alam mo ang bago niyang number? Hindi. Pero alam mo kung nasan siya? Yes. Umalis siya papuntang Nagoya. Doon na ang exit niya ng Japan. Doon ko na rin ipapadala ang bagong mga travel documents niya. Sige. Tawagan tayo ulit. Zoe, maraming salamat ha at pumayag ka na dito tayo mag-check-in. Oo naman, Dad. Alam ko namang importante sa'yo na makita mo si Annalyn. Oh, sige na, mag-prepare ka na. Malayo pa yung babiyahihin natin. Ay, ikaw? Sige, I'll follow. Sige. Zoe. Hello? Hello, Dad. Nandiyan na rin ako, sabi ni Lynette. Oo, nandito na kami.
Papunta kami ng Mount Fuji para hanapin si Mommy. Zoe, wala na doon ang mami mo. What? Oo. Umalis na ako doon, sabi ng contact ko. Ano? Nasaan siya? Saan siya nagpunta? Sa Nagoya raw. What? Nandito kami sa Nagoya ngayon. Eh, naman pala eh. Eh, di dyan ka na lang muna at hintayin mo ang tawag ng mami mo. Ha? Sige, Zoe, mag-ingat ka dyan. Oh, sige, sige. Zoe! Annalyn, tita Lina. Ready ka na? Say, tatay nga pala, asan? May kinuha lang sa room. Excited ka na ba para sa Mount Fuji? Ang ganda daw doon. Nakapunta ka na ba doon? Annalyn, baka hindi na ako sumami. Ha? Huh? Bakit? Medyo sumama po kasi yung pakiramdam ko. Siguro po nabigla sa lamig. Kailangan ba ng gamot? Meron ako. Meron ka ba? Ako gusto mo, samahan ka na lang namin sa clinic. Hindi, hindi. Okay lang po. Kailangan ko lang po magpahinga. Magpapahinga ka ba talaga o may iba kang pupuntahan? Magpapahinga. Annalyn, sumama ako dito para hanapin si Mommy. Kung gusto mo, lagyan mo pa ako ng AirTag. I-track mo ako para alam mong wala ko ibang pupuntahan. Okay. Ba't naman ang defensive mo? Ang naisip ko lang, baka mamaya may kaibigan ka dito na gusto mong kitain. Ikaw naman kung ano-ano pa sinasabi mo. Sorry, pagod lang ako. Galing kasi ako ng duty, dumiretso kami ng airport eh. Pasensya na. Dapat nga siguro talagang magpahinga ka na lang. Sige po, enjoy po kayo. Magpagaling ka. Sigurado pa ba dito muna kita si Moira? Opo. Siguro nga po dapat mag-iwahiwalay po muna tayo para mas madali po natin siya makita. Sige, anak. Dugan na kami Doc Lindon. Tapos after 30 minutes, dito na lang tayo magkita ulit. Una na po kami. Sige, sige po.
Kamusta? Nahanap niyo ba si Moira? Dok, hindi pa namin nakita eh. Nagtanong-tanong na nga kami, pero talagang walang nakakita kay Moira. Kami din eh. Hindi rin namin nakita. Huwag ka po mag-alala. Makahanap din po natin si Ma'am Moira. Hihingi ako ng tulong sa mga kababayan natin dito at saka sa Magoya. Baka sakaling makita nila si Moira. Dok RJ, nandito lang naman din po tayo. Gusto nyo kumain na tayo dito bago tayo umuwi. Okay lang sa akin. Kung okay lang sa inyo, andalin. Lynette? Daddy! Anong ginagawa niya rito? He's here to look for you at sinamahan ko siya. Bakit mo kasi sinabi kung nasan ako? Mommy, hindi ako yung nagsabi. Nandito rin si Alanin at nakita ka niya. Siya yung nagsabi kay Daddy. And right now, kausap ni Tita Jocelyn, Japan Embassy, para sa extradition mo sa Philippines. Hindi na ako babalik ng Pilipinas. Kaya nga, galingan mo magtago. Magkita tayo bukas. Ite-text ko sa'yo kung saan. Sige, mag-ingat ka. Kahapon galing kami ng Gotemba. Kasi nalaman nga namin na nandun si Moira. Pero just in case na makita niyo siya dito sa Nagoya, alam niyo naman yung number ko. Pwede paki-contact na lang ako. Please. Maraming salamat. Sige po. Let's go, Zoe. Dad, maghanap lang ako ng restroom. Okay. Ah, sige. Antayin kita dito, ha? Okay. CR lang. Saan po siya pumunta? Susunod ko na lang po siya kasi mag-i-resume din po ako. Doon lang. Saan po? Dito lang ako. Apo. You know what? I really love it here in Japan. Mom? Mommy! Kamusta ka na? Nakakain ka dito na maayos? Oo naman, okay na ako. Linalamig lang. Alam mo, ikaw dapat magsuot dito eh. Ang lamig-lamig dito sa Japan. Mommy, ano ba? Ano nga? Kamusta ka na? Zoe, I need to tell you something. Nakausap ko na yung contact ni Carlos. Magiging ready na yung bago kong passport. All he needs to do is take your picture at magkakaroon ka na rin ng bagong passport.
Ano ka ba? Sa tingin mo gano'ng kadaling talikuran yung buhay ka sa Pilipinas? Yes! Apart from Carlos at yung kakakilanggot mong kaibigan sa Pilipinas, there's nothing left for you to stay. We can have a brand new start. Ito na yung pagkakataon natin to have a peaceful life, Joey. That's why I need you to come with me. Tara na! Joey, ano ba? Tara na! Kaya sabi ni tatay, nag-restroom ka daw. Kaya sunod na ako kasi nag-restroom na ako. Nag-restroom ko kanina. Sino yun? Wala. Nagtanong lang ako kung nasa yung restroom. Kala ko, mami may kausap mo eh. Nakausap na ba siya? Hindi ko pa siya nakakausap. Kaya ako sumama kay daddy. So I could wait here para mahuli niyo na siya ng tuluyan. Sige na, mag-restroom na ako. Sama ka na. Well, you already know that my sister is in Japan. So you better act fast. Because if we don't, baka hindi na natin siya maabutan sa Japan and then we won't know where the hell to find her. Well, then you have to try harder. Do better. Yes, Ray. Giselle, pwede naman akong bumalik na lang mami if it's not the right time. No, it's fine. Have a seat. I'm just a little bit frustrated because hanggang ngayon, hindi pa rin lumalabas ang extradition order para kay Moira. God willing, mahuhuli din siya. I really hope so. Ano nga palang kailangan mo, Doc? Giselle, may concern lang ako sa budget reallocation na ginawa ni Eric. What about it? Well, medyo malaki kasi ang na-slash sa budget ng surgery department, particularly neurosurgery. Really? Well, I can talk to Eric. No, or better yet, intay mo na lang siya. Papatawag ko siya. Yes, hello. Can you send Mr. Refuerzo to my office right now? Thank you. Let's wait for him. Hello, Momushi. Hindi ko nasama si Joey eh. Paano yan? Hindi ko na masasabay papeles ng anak mo dun sa'yo. Eh di, ihabol mo na lang. Wala naman akong choice eh. So, hihintayin mo siya bago ka umalis? So, anong gusto mong gawin ko? Iwan ko yung anak ko? Delikado. Baka mahuli ka bago ka pa makalipad. Kailangan. Hindi ko pwedeng iwan ang anak ko. Pag nakita ko si Mommy, I'll make sure na hindi siya makakatakas. Salamat. Tay, ano nga po palang gagawin niyo ni Zoe ngayon? Wala naman. Babalik na lang kami ng hotel para makapagpahinga. Bakit anak?
Come in. Giselle, pinatawag mo raw ako. Yes, Eric. Join us. Have a seat. Eric, Dr. Meneses told me na malaki daw yung budget na na-slash off from the surgery department. Particularly, the neurosurgery department. Yes, Giselle. I'm sorry kung naapektuhan ng budget ng surgery. My basis for the budget reallocation ay yung research and past performances natin. Mm-hmm. Well, Eric, I understand, no? Pero don't you think masyadong malaki na baho sa neurosurgery? Well, I'm sure naman we can adjust, right, Eric? Oh, yes, yes, of course. I'm sorry, Ray. Gagawin ko to ng paraan. Pero sana hindi mo na to pinaabot kay Giselle. You can talk to me here directly. Well, maraming salamat, Eric. Thank you, Doctor. Giselle, salamat din. Thank you, Doctor. I'll go ahead. Alright. So, should I go? Ano lahat ng problema, ganun kadaling solusyonan. Kumusta na nga pala yung kaso kay Moira? Ayun, inaayos pa rin. You know, I have friends sa Japanese Embassy. I can call them to speed up the process. Really? Eric, please. Alright, I'll give them a call. I'll go ahead. Eric, I just really want to express my gratitude once again. First for Apex, second for Moira's case, and now this one. Thank you. Really. I'm really grateful that you're here. Wala yun. Sana nga mahanap na ni RJ si Moira sa Japan nung matapos na yung kalbaryo mo. I hope so too. Actually, may sighting na kami ni Moira sa Japan. But then again, Japan is such a big country and we don't even know where in Japan she is. Don't you have any idea kung saan siya nagtatago? Wala. Oh, but then on second thought, there might be someone who knows where she is. Buti naman, dumalaw kayo. Akala ko hindi niyo ako ipakukulong kung ikakanta ko si Moira. Bakit? Nahuli na ba si Moira? Now tell me, bakit nagpunta ng Japan si Moira? Wow! Japan? Talaga nakapagbakasyon pa yun, ha? Don't tell me hindi mo alam. Can you not act like you don't know? You were her subordinate, so alam mo ang mga pinagagawa ni Moira. Bakit sa lahat ng bansa, Japan pa? Anong meron doon, ha? May tutulong ba sa kanyang tumakas doon? Ano? Ma'am, anong alam ko sa Japan? Sa Luzon nga, hindi ako nakakalabas sa Japan pa. Hindi ko alam kung anong trip niya, bakit siya nasa Japan. Kayo na rin nagsabi, di ba? Tauhan lang ako. Ano mali ko? Tsaka bagong tauhan lang din ako ni Ma'am Moira. Kinuha lang ako ni Boss Balahadia para pasukin yung bahay ng doktor. Wait. Sinong doktor? Si Benitez. Dr. Carlos Benitez. Kaso hindi naman namin siya na-tsempuhan. Kaya yun, muntik tuloy yung asawa niya, Miss Tisa, yung ma-tsempuhan namin nung nangyari. So kayo din pala yung nanloob kina Lineth? Kilala niyo si Mama Snow White? So si Moira ang nag-utos na looban ninyo si Lineth at Carlos? Yes, ma'am. Wala nang iba.
Tapos ka na? Opo. Pwede ka bang pumunta sa Nagoya Castle? Pero Nay, pwede po bang isama natin si Tatay? Wala din po kasi silang gagawin ngayon eh. Kung okay lang sa'yo, Lynette. Ay! Si Miss Giselle! Miss Giselle! Naligaw kayo dito sa East Street. Eh kasi hindi ko makontak si Lynette sa Japan. Kaya si Carlo sana sadya ko dito. Nakita niyo ba siya? Hindi nga po eh. Pero ano po bang sadya niyo kay Doc Carlos? May natuklasan kasi ako tungkol sa mga taong nanloob kila Lynette. Ha? Ano, Giselle? Anong dalawa mo sa nanloob sa bahay namin? Yung kidnapper ni Papa na nahuli. Siya din palang nanloob sa inyo. Ho! Ha? Seryoso ba talaga yan? Yes. Bakit naman ganyan? Sobrang coincidence naman yan. Hindi siya coincidence. It was planned. Anong plan? Si Moira palang nag-utos na pag nakawang kayo. Doc, picturean ko kayo. Of course. One, two. One, two. Ganda ng mga historical statues na dito. Zoe! Come on, let's take a picture. Pwede bang iwan niyo muna kami? Sandali lang, ha? Ayaw ka. Ikaw pala nag-loob sa bahay namin. Muntik na mamatay ang asawa ko, pati yung anak ko dahil sa'yo. Sige. Ituloy mo! Ilalaglag kita. Baka akala mo nakalimutan ko na ikaw ang gumamag kay Doktora Tanyag. Baka kasabot ka pa ni Moira eh. Kasi alam mo nandun yung matanda, di ba? Sa'yo pa galing yung medical supplies. Ay, dapat na magpasalamat ka sa akin eh. Kasi hindi kita kinanta, si Moira lang. Wala akong ebidensya na involve ko sa mga ginagawa niyo. Sigurado ka dyan, Doc? Kaya mong panindigan yung paniniwala mong yan? Susugal mo yung buhay mo dyan? Alam mo, bakit hindi kita nilaglag? Kasi mukha ka namang mabait eh. Saka doktor ka. Nung bata ako, pinangarap ko rin maging doktor. Kaya, Doc, di ba may utang na loob kayo sa akin? Tulungan mo ako makalabas dito kasi miss na miss ko na sa labas. Gusto ko na makipag-date. Kasi kung hindi, ilalaglag kita.
Zoe, sumapicture ang kita. Sana. Yeah. Thanks. Oh, okay ka lang? Tahimik mo ah. Alam mo, pwede ka mag-wish dito kasi nasa castle tayo eh. What? Mm-mm. Ano yung wish mo? Nan, tahimik naman ito. Ano nga i-wish mo? Well, I just wish all my troubles to be gone. Kaya lang, kasama ka dun eh. Tingnan mo yun. Nasa Japan na tayo, ang sungit-sungit pa rin. Hanggang dito ba naman? Alam mo, Doc, mag-picture na lang tayo. Picture lang kita. Tara. Sige doon. Tara. Ay, picture lang po kami na lang tayo. Pasensya ka na kay Zoe, ha? Okay lang. Pasensya ka na rin. Natakasan kasi kami ni Moira sa Pilipinas. Alam mo, pinagdasal ko kanina na sana mahuli na talaga si Moira. Kasi ang dami na niyang kasalanan. Lynette, hindi naman sa nakikialam ako. Pero napansin ko lang nung last time na hinati kita, parang takot na takot ka kay Carlos. Okay lang ba kayo? RJ, salamat sa concern mo. Pero okay kami, Carlos. Pasensya na. Lynette, I just hope you know your worth. Kung sinong nanloob sa inyo. At kilala mo siya. Talaga po? Oo, Lynette. Kilala mo? Ito o. Ito siya o. Kilala mo siya? Siya yung nakabangga natin doon sa restaurant. Naalala mo? Ay! Ay! Miss Lynette? Chang, siya nga po yung nanloob sa amin. At kinanta na niya kung sino ang nag-utos sa kanya. Si Moira! Ho? Talaga ho? At sige ho, Chang. Balitaan niyo na lang po kami, ha? Salamat po. Sige. Wait lang. Are you sure my mom did that? Zoe, nakilala ko yung taon ng nanay mo. At siya nga yung naloob sa amin. Teka, eh, bakit naman po utos si Ma'am Moira na nakawan po kayo? Anak, yun ang hindi ko alam. Sigurado ba siya na si Mami yun? Baka naman iba yung nag-utos sa kanya. Zoe, your lolo almost died because of her. I almost died because of her. So hindi nakapagtataka, nagawin niya yun. Napakasama talaga ng Moira na yan. Sana karmahin siya. Sana lahat ng mga ginawa niya, bumalik lahat sa kanya yon. Teka lang, Tita Lynette. Mami ko pa rin pinag-uusapan natin dito, ha? Kapag may gusto kang mangyaring masama sa kanya, ano pinagkaiba mo sa kanya? Sige nga. Zoe, muntik na akong mamatay ng dahil dyan sa nanay mo. Pati na rin si Harry. Tapos ngayon, ako ang masama. Teka muna. Akala ko ba kaya ka nandito dahil gusto mo kaming tulungan na hanapin ng nanay mo? Hello, Carlos. Hayop ka!
Ikaw pa lang nag-utos na looban ng bahay ko. Oh, ano bang problema mo sa buhay mo, ha? Alam mo, dahil doon, nilagay mo sa peligro ang buhay ng asawa ko. Pati yung anak ko na tamay dahil doon. Tanong ba? Hanggang ngayon, matindi yung trauma ng asawa ko. Ano bang dahilan mo? Di ba tinulungan na kita? Carlos, kasalanan mo yan. Nakukulitan na kasi ako sa mga ginagawa mo kay Zoe eh. At saka, malay ko ba na maiiwan sa bahay mo si Lynette at darating pa yung anak mo? Alam mo, ang plano ko lang naman talaga is takutin ka. Moira, wala ka talagang gawang matino, no? Alam mo ba yung tauhan mo? Binablockmail din ako. Well, wala na akong magagawa dyan. That's not my problem. Ah, ganun? Eh, kung sabihin ko sa kontak ko dyan na huwag ka ng tulungan para hindi ka makalis. O kaya, ipapahuli na lang kita. Anong gagawin mo? Ha? Talaga? Gagawin mo yon? You're really going to go against me? Ano? Sasabihin mo, ako tumulong sa'yo para makalabas ka ng bansa? Moira, napakadaling i-deny nun. Of course. Pero pag bumagsak ako, madadamay at madadamay ang anak mong si Zoe. Mag-isip ka nga, Carlos. Pahupain mo na yung galit mo sa akin at isipin mo yung anak mo. Alam mong nandito siya, di ba? Ang dali-daling sabihin tinutulungan niya ako. Moira, ang galing mo talaga magpahikot, no? Talaga. Alam mo, if I were you, kalimutan mo na lang yung nangyari. At saka, wala naman akong intensyon na may masaktan eh. Ang gusto ko lang mangyari is takutin ka lang talaga. Sana hindi na lang ikaw ang nanay ni Zoe. Because you are the worst. Alam mo, I've been called that so many times. But the fact remains, ako ang nanay ni Zoe. And I will do anything and everything para maprotektahan ko siya. Pasensya na. Siyempre, mami ko pa rin yun. And I still care for her. Pasensya na rin kung ano man yung nasabi ko kanina. Look, I know you're all doubting me. Pero maniwala kayo sa akin. Gusto ko na matapos to. Gusto ko na mahuli si mami. Para rin wala na siyang masaktang ibang tao. Hello, ma'am? Hello, Zoe. Anong nangyari? Bakit ganyan ang boses mo? Zoe, kailangan ko yung tulong mo. Linalagnat ako. Natatakot naman ako nang pumuntang ospital kasi kailangan ko ibigay yung pangalan ko, di ba? Eh, baka umabot pa yun sa Pilipinas. Mommy, calm down. Baka naman hindi mo na kailangan magpunta ng ospital. Ano bang nararamdaman mo? May lagnat, abdominal pains at saka may diarrhea din. It's most likely a bacterial infection. Mami, baka may amebiasis ka. Kailangan mo ng antibiotics. Can I get that over the counter? Sa Pilipinas, kailangan ng prescription yun. Dito sa Japan, most likely kailangan din ng prescription. Eh, saan ako kukuha ng prescription? Mami, ako na bahala, okay? Huwag mo na problemahin yun. Gagawa ko ng paraan para mabigyan ka ng gamot. May iba ka pa bang nararamdaman? Counted ba yung inis at buwisit? Mami, ano ka ba? Paano naman? Yang si Lynette at yung daddy mo, nagta-travel episode pa dito sa Japan. Pag nakita ko talagang papatayin ko yan eh. Alam mo, pagbalik ko ng Pilipinas, papatayin ko yung si Lynette, isasama ko na rin yung subungera niyang anak.
Di ba dapat mag-disappear ka na? Ano sinasabi mo dyan? Babalik ka pa ng Pilipinas. O, di ba? Tumigil ka na nga dyan sa patay-patay mo. Hindi ka mamamatay tao, okay? Eh kasi nga, Joey, I realize, pag nawala ako, eh di talo ko. At saka, hindi ko talaga pwedeng ibigay yung happily ever after nila. Total, vulgar na rin naman ang lahat, eh di talagang papatayin ko na silang pareho. Can you please just focus on getting a fresh start? Ha? Kalimutan mo na yung mga problema mo sa Pilipinas. Think about what I said, okay? Sige na, Mami, magkita na lang tayo mamaya. Oo, sige, sige. Magkausap kayo ng mami mo. Were you spying on me? Huwag mong ibay ng usapan, Zoe. Magkausap kayo ng mami mo. Dapat malaman to ni Doc RJ. Dali! Ako hindi! Please, huwag mong sasabihin kay Daddy. Zoe, give me a good reason kung bakit hindi ko sasabihin to sa tatay mo. Oo na, tama ka na. Okay si Mami ngayon. Gusto niya makipagkita sa akin. Para tulungan mo siya makatakas, di ba? Hindi ko gagawin yun. Zoe, ang hirap paniwalaan. Hindi mo tutulungan yung mami mo? Hindi talaga. Doc Lindon, believe me, please. Gusto ko siyang tulungan. Gusto ko siyang tulungan, mami ko siya eh. Pero hindi ko gagawin yun. Kasi hindi tama yun. Doc Lindon, grabe na yung ginagawa niya. It has to stop. Alam ko na. Tulungan mo kong huliin siya. Gusto mong mahuli siya? Sasabihin natin to kay Doc RJ. Hey, no! Please, no! Makakahalata lang si Mami pagka madaming taong involved. Kaya please, Doc Lindon, please tayo na lang tulungan mo ako. Samahan mo ko mamaya. Kitain natin si Mami. Tulungan mo kong huliin siya. Please. Doctor, is Zoe Tanyan? No, I'm Dr. Adeline Santos. Oh, sorry, Doctor. We have a message here for Dr. Tanyag and I thought she was you. What was the message for my sister? It's for her to make a return call. It was a woman, so maybe it was your mother? Can I have the number? Pinuntahan mo raw yung kidnapper na witness namin laban kay Moira? Bakit? Bawal ba? Well, for your information, kumuha ng bigating lawyer yung kidnapper. Which means we could lose him as a witness if we do not act fast. May mga papeles na ako. May bagong identity na ako, Zoe. Makakasibat na ako ng Japan. Kailan na alis mo? Bukas na yung flight ko, Zoe. Hindi ka man lang ba makikipagkita sa akin? Kahit for one last time?